yung mga new married couples. Maganda yan. Oo. So, marami tayong makakakwentuhan na iba't ibang love story, kung paano nagsimula, yung mga hardships. Hardships mo. Oy. Ayan, kung maaalala po natin, mga Dabbercats, ang naging judge po natin sa episode na yan ay si Miss Angelo De Leon. What? Totoo? Totoo? Hindi ah! Parang kami nag-invento ka! Invento ko eh! Miss Kaya, kalsik mo, lumalaway doon. Ha? Napaka-chismosa. Chismosa! Ibet ka nga! Kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Welcome back to my second YouTube channel. Well, umpisa pa lang mga kaaldab, pinakilig ko na kayo. Lalo pa po kung pag-uusapan natin, hindi po ba? Ito po yung patunay na mas marami pong alam talaga ang mga EB Dabbercats, hindi po ba? Yan po yung pahiwatig na talagang masasabi natin na ginugulo po ba ang buhay ng main child. Napakaganda, hindi po ba? Yung simpleng pagpapatawa na seryoso sa dalawa, hindi po ba? Kasi sa totoo lang yung sinabi ni Mengay, na-relate po talaga yung dalawa. Yung tipong ang ganda na sana eh, hindi po ba? Ang ganda na ng paliwanag ni Mengay, hindi po ba? Sa bawal, kumbaga yung replay ng bawal ng judgmental tungkol po sa kasal. Nung nagsasalita si Mengay, mga kaaldab, biglang pumasok po. Biglang pumasok po si Ninong Wally at ang sabi niya, hardship. Grabe mga kaaldab, inulit pa talaga niya. Yan po yung patunay mga kaaldab na parang nangyayari po talaga sa dalawa. Yung umaarangkada po talaga. Hindi po ba ang saya na kapag ka napapanood natin, nakikita natin yung mga ganitong bagay, masasabi po natin mga kaaldab na ito po yung talagang masasabi natin nanalo na po tayo, hindi po ba? Well, kahit ano pong gawin ng mga taong mahilig po o gustong pabagsakin ang aldab, malabo po kayong manalo kasi napakarami pong kakampi ng aldab. Napakarami pong tao ang naniniwala at nagmamahal na kahit anong gawin nila ay hindi po talaga nila makakaya. At ang mga singsing po ni Mengay, talaga naman pong ipinakita at kumbaga lantaran na. Hindi po ba? Yan po yung patunay na kahit sandamakmak po yung mga taong ayaw pa rin maniwala at nananatili pa rin pong bingi sa katotohanan na si Tisoy at si Mengay may totoong relasyon, hindi po ba? Mababakas mo naman po sa mga mata yung magnetic ng aldab, hindi po ba? Yung tipong kapag ka napapanood mo siya talaga naman pong mapapatingin ka. Siguro mga kaaldab, napanood nyo to at isa po kayo sa nag-isip, ano nga po ba yung pinupunto ni Wally sa sinabi niyang hardship? Well, napaganda, hindi po ba? Ang ibig sabihin lang yan mga kaaldab, yan po yung patunay na pagdating po kila Mengay at Tisoy, wala na po talagang may babago pa. Kumbaga wala na pong, well, ang hirap po sabihin na, ang ibig kong sabihin, wala na po talagang makakatalo pa. Hindi po ba? Sa dinanas po o sa totoong dinanas nila Mengay at Tisoy sa mga taong pinahirapan po talaga sila, walang iba po mga kaaldab, yan po ay yung GMA Network. Kaya po nung narinig yan ni Wally,
agad-agad po talaga siyang pumunta. Ano nga purpose ni Wally? At sinabi niya, at pinulit niya pa, hindi po ba? At nagalit nga po si Tisoy, kiss mo. Ay, nako mga kaalam, kiss mo. Kiss ka nga, hindi po ba, mga kaalam? Yung tipong pati si Tisoy, hindi na nagugustuhan yung sinasabi po ni Henyo, ni Ninong Wally niya, hindi po ba? Nakakatuwa po talaga. Sabi ko nga mga kaaldab, andyan kumpleto po ang mga lolas. Kaya, ano man ang gawin at ano man po ang sabihin ng mga taong ito pagdating po sa aldab, eh hindi po natin, kumbaga, pansinin. No? Huwag na po natin pansinin. Kasi, ito yung mga tao na hanggang ngayon ay hindi po nila matanggap at hindi po talaga ata nila kaya tanggapin na kahit napakarami na pong ebidensya at resibo na nagpapatunay sa relasyon po nila Mengay at Tisoy, hindi po ba? Na unti-unti nang lumalabas at pinalalandakan na po sa social media. Gaya nga po ng sinabi ni Tisoy na naging abala siya sa pag-business at paglalaro po ng OL. Ito mga kaaldab, yung patunay ko na lahat po ng ina-update ko at lahat po ng napapanood ninyo sa channel ko, lahat po yan legit. Well, salamat po sa mga nakaka-appreciate ng ginagawa ko. Lahat po ng comment ay talagang pabor na pabor po sa aldab at nagpapasalamat naman po ako. Ito po ay punto ko sa mga taong hindi naniniwala at kung makapag-comment, eh kala mo marami silang alam kaysa sa atin, hindi po ba? Na ano ba naman yung picture na pinapakita mo, Mr. Destiny? Blurred na, nakataligod pa, kung ano, hindi po ba nababasa nyo rin yon? Kung sa akin mga kaaldab may nababasa kayo, lalo na po sa social media, lalo na po doon po sa mga taong hindi ko alam kung sino ang talagang pasimuno. Pero kahit naman po ganun ang mangyari, eh natutuwa po tayo. Kasi ang dami pong namis. Ito po yung kwelang-kwelang si Mengay na talagang pinasaya. Grabe talaga yung energy ng dalawa. Ito po yung patunay na kapag ka sinagsama po talaga si Tisoy at si Mengay, hindi lang po buong mundo o buong ibidabergad ng masaya, halos lahat po ng mga mamis, mga titas, etuwan-tuwa po sa dalawa. Lalong-lalo na siguro yung team abroad tsaka yung team bahay na nanonood. Hindi po ba? Napakasarap po talaga ng feeling na ibinalik na ito. Na kahit ganito mga kaaldab, napapasaya tayo. Well, tignan nyo po yung mga comments sa Impulaga na halos lahat po sila, well, correct me if I'm wrong mga kaaldab, halos lahat po sila nagpapasalamat sa muling pagbabalik ng Impulaga. Especially po sa aldab na talagang present. Hindi po ba? Yan po yung laging sinasabi ko at wala po, hindi po, kumbaga paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo na may mga tao po talagang malaking hadlang sa pagmamahalan nila Mengay at Tisoy. Sila po yung talagang magsasabi na hindi mo ito pwedeng gawin at ito lamang ang iyong gagawin. May mga pagkakataon mga kaaldab na matitindi yung comment na kung mabasa mo, lalong-lalo na po sa social media. Kaya nga po, marami rin ang hindi sang-ayon sa sinasabi ko na hindi na dapat palakihin pa. Malaki na yan, alam nyo mga kaaldab, sa totoo lang, lahat po ng ina-update ko sa inyo, malalaki na to. Malaking, kumbaga pinag-uusapan na siya. Kaya lang, syempre, pag pinag-usapan ko, lalong lumalaki. Kaya yung iba po ay sinasabi po sa atin, Mr. Destiny, dapat yan hindi mo na sinasabi at hindi ka na nagpapaliwanag. Yun sana mga kaaldab yung ipupunto ko. Pero gaya nga po ng lagi kong pinapaliwanag, kailangan po kasi ito malaman na mga mamis. Kasi sila po talaga yung tipo ng kailangan lagi nating ina-update sa balita. Di po ba? Dahil yung karamihan po kasi yan mga kaaldab, wala pong Instagram,
walang Facebook, walang Twitter. Umaasa lang po sila sa YouTube. Siyempre, sa channel din po natin na mapakinggan yung mga ina-update ko. Kaya, sa mga hindi pa po nakakaalam yun. Kaya nga po, lagi po sila nagpapasalamat. Mr. Destiny, salamat sa update mo. Kahit papano, marami kong nalalaman. Well, tama naman po kasi iba po talaga yung may alam. Iba po talaga yung mas maraming alam kesa sa konti. Lalong-lalo na po. Sabi ko nga po yung mga nagko-comment sa akin, mga kaaldab, hindi naman yan totally masasabi nating marunong. Yan po ay nagmamarunong at wala namang alam. Ang gusto lang po talaga nila ay mambash yung magbatikos na magbatikos. At wala naman pong problema dahil sabi ko nga po ay nire-respeto ko at ginagalang ko po yun. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya pakishare po ang video natin, mga kaaldab, sa mga mami, sa mga tita, sa mga lahat pong nagmamahal, kila Mengay at kay Tisoy. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.